Yo, guys, check kamusta yan, guys. Mag-update tayo ngayon. Grabe, umulan na naman, no? Mag-start ko. Biglang umulan sa labas. So, ayan. Mag-update tayo ngayon, guys, ng mga balitang Axie at maraming balita sa P2E, mga idol, na magaganda, no? So, bago tayo mag-start ng balita, huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Araw-araw tayo nag-upload, nag-update ng video tungkol sa Axie Infinity, NFT news, cryptocurrency news, at kung ano na pang balita. At nga pala, shoutout kay Idol Warded, no? Ayan, si warded.eth, no? So, tunay na supportahin sa channel natin, mga idol, shoutout sa'yo. At bago tayo mag-start sa balita, idol, sasagutin ko lang itong mga nagagalit nating audience. Mga sutoy nating audience na nagagalit, no? Ayan, sasagutin muna natin itong mga tanong nila. Kasi pinupusuhan ko lang daw, hindi ko raw kasi sinasagot, no? Ayan. Boss, yung nagtatanong, sana sagutin mo naman tungkol sa crap, sabi. Sagutin ko naman daw. Di yung puro ka lang heart, sabi niya. Alalahanin mo, boss, sabi niya. Alalahanin mo. Idikdik mo sa utak mo, boss, sabi niya. Mga viewers mo, mahalaga para kumita ka sa YouTube. Ayan, sana. Huwag mo lang pusuan, sabi niya. Lang isagot mo, sabi niya. Sinumbatan pa tayo niya. Pala sumbat yarn, sabi niya. Mang mahirap ka relasyon to si Idol, ah. Pala sumbat, ah. Kawawa naman jowa na ito. Lagi sigurong sinusumbatan. So ito, hindi, joke lang, ah. So ito, unang-una, Idol, hindi ko naman nasasagot lahat ng comment, no? Pero pinupusuan ko yan. No? Pero alam mo kung ba't yung iba hindi ko sinasagot? Sinasadya akong hindi sagutin kasi gusto ko siyang maging topic sa next video. Kaya nga, 'di ba, yung ibang video natin kung pinapanood nyo ako, 'di ba, lagi ako nagsasalita doon ng may mga nagtatanong kasi sa akin ganyan, may mga katanungan kasi ganito. Ito sasagutin ko, 'di ba? Ganun, no? Minsan hindi ko sinasagot sa comment 'yan kasi sinasagot ko siya o mas gusto ko siyang sagutin on video, mga idol, no? So, ayan, malinaw na ba? So, pasensya ka na, Idol Boss, ha? Yung responsibilidad kung sagutin yung tanong mo eh, hindi ko nagawa. No? So, ayan, sasagutin natin yan ngayon. Sige, sama na natin itong tanong ni Boss Marky Noriko. Bro, ask lang, yung mga runes and charms ba mabibenta mo din kahit 2 days before season end? Siya, magiging minted kasi, di ba, 7 days. Tinatanong ng mga scholar ko kasi not sure din ako, sabi niya. So, ito, mag-umpisa muna tayo dito sa sagot ni Idol, baka magalit pag di natin siya inuna eh. So, ano natin yan? Sagutin natin yan. So, eto, unahin ko, ha. Lahat ng runes and charms, Idol, lahat ng runes and charms nyo, dito na ginagamit nyo ngayong season o na-crop nyo ngayong season. Mapa-NFT man siya o hindi siya NFT, alam nyo naman yung NFT, di ba? Pag merong logo ng rune, ayan, tsaka ito, tignan nyo, wala, di ba? Parehas yan, pero ito may logo. Kasi ginamitan siya ng SLP nung kinrap siya. So, NFT siya. Pwede mo siyang i-trade sa marketplace. Pwede mong ibenta sa marketplace. Pwede presyohan. Ito, hindi mo siya pwedeng i-trade sa marketplace. Pero pwedeng gamitin ng Axie mo, no? Pero, both ways anyway, kahit ano yan, magagamit mo yan ngayong season, no? Ang tanong, yung moonshard, Kuya Jeblo, pwede ko bang ipunin tas gamitin ko siya next season? Ang sagot doon, hindi, Idol. Hindi mo pwedeng gamitin ang moonshard mo at yung moonshard mo ngayon tas dadalhin mo next season, hindi pwede. Kaya nga ang sabi ni Gios, 'di ba, sa ano niya, sa tweet niya, huwag niyong kalimutang i-crop lahat ng moonshard niyo bago mag-end ang season, no? Para maging runes and charms at ma-disenchant niyo siya next season. 'Di ba? Hindi ko kasi alam kung may off-season or season 1 yung susunod. Pero anyway, kahit ano pa yan, hindi nyo madadala yung mga runes and yung moonshard nyo o moondust nyo sa next season. Ano ang madadala nyo next season? Ang madadala nyo, etong mga runes and charms na nakrap nyo, no? Pero hindi nyo sila magagamit doon. So anong purpose nito? Bakit pa natin dadalhin sa next season? Diba? Ang purpose nyan ay ma-disenchant mo siya doon at magkaroon ka ng pondo na moonshard at SLP kung ginamitan mo man ng SLP yung mga kinrap mo. Ganto yan, Idol, ha? So pansinin muna natin, halimbawa lang, eto munang stick shield na to. Pansinin nyo, wala siyang raw na logo, no? Once na i-disenchant ko siya, kasi dito yan, di ba? Disenchant, ayan. Once na i-disenchant ko yung walang logo na raw, o hindi siya NFT, pansinin nyo dito sa baba, ha?
So, ang lalabas dyan, Moonshard lang. Walang SLP, idol, walang SLP, nakita nyo naman ha. Pero, once na i-disenchant mo yung mayroon o yung may SLP kang gamit nung kinrap mo siya, pansinin nyo dito sa baba ha. So, ayan, meron kang SLP, di ba, na mababalik sa'yo. O, di ba? So, kung ito pa lang, yung pure, kaya malaki yung bigay nito idol, kasi ano to, epic eh. Ito pa lang, tignan nyo. Ibig sabihin, once na nag-transition na ako next season, tapos dinisenchant ko tong kahit itong pure instinct ko lang na 5, meron na agad akong advanced na moonshard doon at 750 na SLP. 7,500 moonshard, 700 na SLP, di ba? So ayan, pwede ko na itong mga may ipon ko na to sa lahat ng i-disenchant ko. Ayan, kung halimbawa i-disenchant ko lahat 'yan, lahat ng may ipon na to, itong moonshard na to at SLP na to, ito yung pwede kong gamitin pang craft that season. Yung season na to, yung season na mismo na kung nasa na tayo, 'di ba? Kung nag-transition na tayo sa off season or season 1, ito na yung pwede kong gamitin na pang-crop. 'Di ba? Lahat ng makakrap ko dito, nagamit tong mga na dinisenchant ko galing sa previous season kung ano, runes and charms. Ayun na yung mga runes and charms na magagamit ko in that season na. Hindi na tong mga to. Nagigets niyo ba mga idol? Sana naiintindihan niyo mabuti ha. 'No? So, ang purpose lang na itong mga runes and charms na nakrap natin ngayong season is pang disenchant in the next season para maging moonshard at maging SLP. Diba? Para once na meron ka na nito, advance ka na, makakapag-crap ka na kahit, kasi reset lahat eh. Diba? Alam nyo naman, reset lahat. So, reset lahat, pati yung sa adventure, reset lahat yan. Eto, reset lahat yan. Mawawala lahat yan. Diba? So, babalik ka sa level 0 agad. So ngayon, kung meron ka nga madi-disenchant na ganito, magiging advance ka na. Makakapag-crap ka agad, tataas agad yung crafting level mo kung marami kang madi-disenchant at magiging moonshard at SLP. Diba? So alam nyo naman eh, once na makapag-crap ka agad ng maaga, mas maganda siya sa marketplace kasi ikaw yung mga maunang magbenta. Diba? Napansin nyo yung nakaraan? Kung sino yung mga unang nagbenta ng mga mahal na runes and charms, sila nagpresyo. Pero nung dumami na yung yung mga naglapag sa marketplace kasi late, yung mga na-late na nag-crop, doon na nagmurahan yung mga ano, yung mga runes and charms na binibenta kasi dumami na yung supply. pero kung ikaw yung mauuna, mas lamang ka, 'di ba, guys? Nagigets niyo ba ako, guys? Sana intindihan niyo ha. Tapos yung tanong naman dito sa marketplace, mga idol, kung 2 days na lang, ayun, sasagutin ko lang tong tanong ni Idol Marky ba 'yon? Ayun, Idol Marky ha. Pwede mo namang ibenta idol kung may 2 days pang natitira sa season, no? Kaya lang ang tanong kasi noon kung may bibili. Kasi syempre lalagyan mo ng $3 eh. 'Di ba? Pero kung magbebenta ka ng mga mystic or something, ayun yung mga mas mataas ang chance na mabili. Yung mga mystic para hindi sayang yung $3 mo. 'Di ba? Kasi pag mystic, mahal talaga yung mga presyuhan niyan. 'Di ba? Kung 2 days parang medyo delicates na siya pero nasa iyo yan kung gusto mo. Di ba? Mabibenta mo siya. Diba? Ang tanong lang kung may bibili pa ba. Ganun, no? Ang tanong naman ng iba, paano yun, Kuya Jeblo, naglagay ako dito sa marketplace. Tapos nag-end na ng season. Paano ko siya ibabalik sa akin para madisenchant ko siya next season? So, ang gagawin mo lang, idol, pupunta ka lang dito sa Origin Portal. Kaya lang wala na kasi akong nakalapag dito. Eh. Ang gagawin mo, ikiklik mo lang yon, tapos deposit. Ganun lang yun, deposit, wala nang bayad yun, idol. Mapupunta na siya sa in-game asset mo. Ganun lang siya, idol. Sana nagets nyo, naintindihan nyo, mga lods, ha? Ayan, no, para hindi na magalit sa atin yung mga, yung mga iba. So, ayan, idol, ha? Malinaw na. Yung iba, kaya hindi ko sinasagot sa comment kasi gusto ko silang sagutin sa video, no? So, kung like ka nanonood, alam mo naman yan na sinasagot ko yan, mga idol, no? Dahil mahal kita, sinagot kita ngayon. Ayan. So, punta na tayo dito, idol. Nakita nyo na ba to? Nasabi ko na ba to? Ito yung oras na lang, 4 hours na lang, no? Matatapos na yung ating breeding summer event, no? Kaya lahat ng mga gusto mag-breed dyan ng summer, ngayon nyo na kailangan ma-morph yan bago matapos yung 4 hours, no? Tapos ano pa ba, mga idol? Dito tayo sa P2E tayo ngayon, ha? Maraming sa P2E eh. Maraming magandang balita sa P2E, mga lods. Unahin ko na muna dito sa pinaka-last na. Kasi ito yung last na binalita natin kahapon eh. Diba? So, punta na tayo dito. Sa mga idol nating nagpepega si
Nakita niyo na ba tong trailer na to ng Crown Pega? Oh. Ayan, no? Oh. So, di ba, maanga. So, hindi natin alam kung dahil pinakitaan tayo ng mga gantong video, eh, marami pa rin maglalaro o marami pa rin bibili. No? Kasi kung may bibili, o kung talagang maniniwala ka sa Pegasi, guys, na talagang itutuloy nila o hindi nila talaga irarugpull yung game nila, mas magandang bumili ngayon dahil mababa yung presyo nila. Di ba? Kung naniniwala ka sa kanila, pero kung may doubt ka, yun ang problema natin. Kung may doubt ka, di ba? Kasi nakikita nyo naman, ayan, di ba? Naglabas sila ng trailer. So, ayan. Release the new Payable Token, Mechanics, and Crown Pega. Payable Tokens are ERC-20 tokens on the Polygon chain. They give players a chance to evolve their normal Pega into a Crown Pega. So, pwede mong ma-evolve, no? Kumbaga, parang ma-upgrade mo yung Pega mo. Ayan yung nangyayari. Tapos ito guys, kakabalita lang natin kahapon. Ito yung ayan, di ba? Sana ba 'yon? Yung sa Ragnarok. Ayan 'no. Di ba yung nag-apologize yung CEO nila. Pero ngayon guys, tignan niyo, may balita rito na. Ayan, Ragnarok enters the sandbox metaverse bringing to 150,000 sand in price, 'no? Ayan guys, 'to yung Ragnarok, nakapasok na sila sa sandbox, 'no? Parang pag nakapasok ka sa sandbox, parang ang lupit mo eh, 'no? Parang ganda talaga ng sandbox, kaya lang mahal kasi ng mga NFT. Sobrang mahal eh. Pero ayan, good news yan sa mga nagra-Ragnarok, mga idol, no? Tapos ito, OpenSea Daily volume has dropped 99% from its peak as concerns about market bubble crowns. Bubble growth, no? So ayan guys, alam nyo naman yung OpenSea, di ba? Parang ayan yung market na lahat andon, no? Parang para siyang talagang bilihan, no? Sa online, no? Ayan yung OpenSea. Ngayon, nag-drop yung ano nila, yung volume, daily volume nila has dropped, no? 99%. Grabe 'yun. Parang nalugi, no? The largest NFT marketplace has seen a significant decline in daily volume as concerns about a market bubble grow, no? Kasi ngayon guys, dahil nga mababa yung mga coins, yung fear ng mga investor is malaki rin, no? Kumbaga, nag-aalangan silang bumili ng mga kung ano-anong coins na hindi katulad ng kunyari bull market. Pag bull market kasi kahit anong coins lang na bago lumabas, parang tatangkilikin agad kasi parang ano, lahat nagtataasan eh. 'Di ba? Pero ngayon hindi na guys, dahil bear market, parang nagiging mas maingat yung mga investor. So ito na tayo sa Twitter guys. Ito, ni-request, hindi naman sa ni-request, naisip ko lang to dati rin eh. Na walang edit pag mag-tweet ka. Ayan. Twitter is currently testing the ability to edit previous tweets to paid subscribers after years of users demanding this functionality, no? So kasi dito sa Twitter, titingnan lang natin, ta-try lang natin. Kunyari mag-tweet ako dito ng Sutoy Day. Ayan. Tapos, titweet natin. Yan. Once na matweet ko siya dito, wala siyang edit, di ba? Hindi mo siya may edit. Kunyari, nagkamali ka ng spelling, nagano ka, hindi mo siya may edit. So, ang gagawin mo, i-delete mo na lang, tapos ulitin mo siya. Ganun siya. So, walang edit. So, ngayon, meron na, no? Pwede mo na siyang i-edit. Twitter is testing long, hindi, tinitesting pa lang pala nila. Ayan, long-awaited edit button to paid subscribers to. Grabe edit, no? Hirap na hirap. So, ayan. A buyer named Pepper. Ito, nabalita natin to kahapon, eh. Diba? Si Chili. Sabi ko nga, pag bibili si Chili, dapat yung ano na, eh. Yung Lunasian code ko na yung gamitin, eh. Siyempre, partner ni Pepper yun, eh. Si Chili Pepper. So, ayan. Grabe yun. 14 million. Bumili ng land plot, men. No? Pinoy kaya yan? Sa tingin nyo, mukhang hindi, no? So, ito. Ethereum founder, Vitalik Buterin, no? To release book about ETH and proof of stake, no? Si Vitalik, guys, siya yung CEO ng Ethereum, no? So, maglalabas siya ng libro. Makakakuha ba tayo ng technique dyan or something na marami ba tayo matututunan? Si Vitalik kasi, guys, parang pumasok yan talaga sa mga ganyang crypto or binuo niya yung Ethereum ata. Nasa teenager pa lang ata siya, eh. O nasa Bitcoin kasi una nasa Bitcoin siya eh.
unang-una siyang nagtrabaho sa Bitcoin, no? Classmate ko 'yan eh. Hindi, joke lang. Nabasa ko sa kanya dati na sa Bitcoin siya nang una. Tapos yung bago niya mabuo yung Ethereum, parang napakabata niya pa nun. Tapos yun, binuo niya, sabay naging milyonaryo na siya. Grabe, ibang na iba talaga na dudulot kapag meron kang matalinong pag-iisip, mga idol, no? Nagiging milyonaryo ka. Kaya lang, ang gara pumorma ni Vitalik, eh, no? Kala mo, ano eh? Parang hindi niya na-enjoy yung buhay niya, eh. Sa yaman niya, no? Gravities. So, ayan. Tapos, guys, eto. Bago tayo magpunta sa mga coins natin, tingnan mo itong Terra Luna. Classic na kahapon is halos nag tingnan nyo lang, nawala ah. CoinGecko lang tayo. Nawala yung CoinGecko. Maintenance ba? Tingnan natin. Lakas na ng ulan sa labas, guys. Ingat kayo ha, baka huwag niyong kalimutan magdala ng payong. Mahirap magkasakit. Ang tagal ng internet. O, nawala yung internet ko. Ano ba nangyari? Come on, man. Sabi. Yun. So, tingnan natin yung Lunsi. Lunsi. Ayan. Ito yung Lunsi, guys. Pero kahapon, within ang laki ng tinaas nito guys no, so, tingnan lang natin dito. Ayan, 7 days kasi ito eh. Ogo, sabihin na nating og September 1. Ayan, September 1, 'di ba? Dito siya. Dalawang zero pa, guys, so. Tapos naging isang zero na lang tas 1, no. So, talagang paldo. Halos dumoble yung mga tumaya diyan, guys, no. Lalo na nung dati pa, yung bumili sila dati, yung mga dito pa oh. Ayan no, grabe yan no, halos dumoble talaga yung pera nila dyan mga idol. No? So ayan yung Luna Classic. Punta naman tayo sa ating SLP. Ayan. Punta na tayo sa mga coins natin. So yung mga coins natin, medyo green sila ngayon. Ayan, 0.22 yung SLP. Tapos yung RON natin is, yan, kulay green din. Pero mababa pa rin. No? 19.53. So, punta tayo sa AXS natin. 800 pero kulay green pa din mga idol. So, lahat ng coins natin, kahit mababa siya, kulay green siya ngayon. No? So, ayun yung mga coins natin ngayon, mga idol. Ha? Tignan ko lang ilang oras na ako. 17 minutes na guys, ang haba na pala ng video ko. So, ngayon guys, so, kung may mga katanungan kayo ulit, i-comment nyo lang yung mga katanungan nyo. At sana huwag kayo magalit sa akin kung di ko yung nasasagot sa comment. At least binibigay ko yung puso ko sa inyo. So ayan mga idol, unawain nyo naman sana ako mga idol. No? Medyo marami rin akong ginagawa. Kaya hindi ko nare-reply nyo iba. Pasensya na kayo ha. So ayan. So kita-kits tayo bukas sa sunod na video ko. Or hindi ko alam kung gagawa ako ng video mamayang gabi pag sinipag ako. So kita-kits tayo. Alam nyo naman, love na love ko kayo lahat. Maraming salamat sa nanood. At magandang araw sa inyo mga kapatid. I love you all.